So yun guys, usap muna tayo ng konti. Yeah, I am here right now at the lake. This is the place again where we live before when we first came to Switzerland. And this video that I am going to make is, of course, first of all, to say thank you very much for all the overwhelming support from the day one until now na naging monetized na kami. Actually, this journey, somehow, I find it not so hard. I mean, yung subscriber namin, nagpa-promo ako, of course. Nagpatulong kaming magpa-subscribe. 10 subscriber will have 100 peso load, either Globe, Smart, or Tokentex. Yeah, Tokentex. And then, after nung na-reach namin yung 1,000 subscribers, we did a live streaming and with promo also, palaro. Also, prices are either load, cash, or groceries, which most naman, lahat ng nanalo preferred cash. And for that, everyone, thank you very much. Thank you so much for that great help for our channel. And now we are officially monetized. And ang iniintay ko na lang ay mabuo yung nire-required ng Google AdSense na 100 Swiss francs. Then maybe next month, sabi kasi sa YouTube every 5th of the month yata nagre-release ng pasahod si YT. So wala pa, mababa pa lang yung na iipon namin dun sa threshold na required 100 francs. So, meron akong sa ngayon 2 francs. So, we still have 98 francs to go to be able to reach the 100 Swiss francs. And then, maybe, hopefully, by October 5, which salary day ng YouTube, meron na kaming matanggap. And I'm also hoping na sana malaki, kasi I already have something in mind na yun nga, sana nga talaga medyo makatanggap ng medyo malaki-laking amount para magpapa food packs tayo. Ibibigay natin dun sa mga mapipili nating kababayan sa Boracay na talagang nangangailangan ng tulong, for that matter. And of course, para na rin sa pamilya ko, kasi hirap na din sila. Wala nang yung isa kong kapatid. Wala na halos din mapagkuna ng panggasto sa araw-araw. At least yung iba, kahit papaano may trabaho naman yung mga asawa nila, pero life is not that easy. Pasalamat lang kami na dito sa kinalalagyan ko ngayon, kahit madami na yung infected ng corona or ng COVID, we are still free to go out. We can still work. Yeah, yun nga lang, at your own risk. Tulad nung Lunes, nang pumasok ako sa trabaho early in the morning, I have to jump in the bus. Required kami na mag-mask.
Pero dikit-dikit naman kayo sa loob ng bus. So how can you say that you are safe? How can you say that you can prevent the virus when inside the bus is jam-packed? Nagkakabungguan na nga yung mga siko nyo. So, wala. At this point, hindi mo masasabi na maiiwasan mo talaga siya. Kasi kahit saan pwede kang ma-infect. And yun na nga, meron akong friend ngayon sa Austria na her husband is infected. And hopefully, siya and her son will not be positive. And sana makarecover din agad sila. Para naman masaya ulit. Ay, nako. Diyos ko mio. Ano nga. Yung journey na to sa YouTube is really for me. Not a joke. Kasi umpisa, nung umpisa pa lang, iniisip ko, laro-laro lang, wala lang. Eh, tapos naisipan kong seryosohin na pwede ka palang magkapera. Although, mga content ko, wala din namang magagandang content talaga. Siguro nakakalamang lang dun sa mga naging content ko sa videos is yung, of course, magandang view, magandang location ko, and kahit pa paano, pinapanood naman ng mga tao. Mababa nga lang actually yung mga view ko sa videos. Instead na umangat minsan, bumababa pa. I don't know what's wrong. Pero at least, ngayon nakikita ako na when pag nag-open ako ng desktop or ng laptop and I go to analytics. Before, you only can see how many subscribers do you have and your watch hours, of course. Ngayon, nakikita ko na puro numero na. Ayan. Yung subscribers view, ganito, ganyan. Nakikita mo na talaga na, yun nga. Saglit lang guys, patayin natin. Ilihis lang natin kasi may dadaan. May dadaan kasing may lumangoy kasi na lola doon sa gilid. Let's see. Ano siya? Baka kasi mamura tayo. Bawal pa naman yan. Mawayin tayo. Makikita ko na yung mga details ng PPM, playback, something, click, impression, something. Ganon, may mga numero na talaga siya. Yung legit na talaga na makikita mo na monetized channel na talaga. Kasi you can see all already numbers coming out. Every clicks count, every ads count, yung mga ganun. Ang saya. Kaya ayun, ulit nagpapasalamat ulit ako. Nabubulol pa rin ako talaga. And yan nga, pronunciation ko pa rin sira. Kahit Tagalog minsan matigas. Ay ay ay. So ano pa bang sasabihin ko? Lakad-lakad tayo ng konti. Iangat ko lang to. Mataas para. And ayan guys, I will also show you how I lose weight for the past days. I mean, not really much. Pero, yun nga. Nakaano ako eh. Naka-thermo. Kasi nga malamig kanina. Nagpa-bike kasi ako papunta dito. Papunta sa work. And then, after work, bumaba ako dito sa lake. So, ayan. Ayan siya. Sana wag siyang matumba.
Lumitad. Ayun nga, tawag nito. 4 months ago, wala lang, bigla ko lang naisip na itigil nga yung sugar ko, tanggalin ko pati yung sweets. Kasi ngayon nga, nasabi ko na dati na malakas ako sa asukal, sa kape. Hindi ako mahilig sa matamis, like sa mga dessert, sa chocolates, kahit pa maraming tsokolate dito. Hindi ako mahilig. Pero, yung kape ko, every morning I drink coffee. Yun nga. 5 kutsarita or 4 at kalahating kutsarita na kape. Ay, na kape. Na asuka lang nilalagay ko. And naisip ko lang na itigil. I start drinking coffee without sugar. Just milk with less fat, of course, na milk. And siguro after 2 months, na-realize ko bumaba yung weight ko ng at least 3 kilo. Agad ang binawas. So parang na-motivate ako na, uy, bilis ha. And nung nag 5 kilos actually yung binawas ko. Kaya nung ika-third month, pati yung rice, in-adjust ko kasi malakas din ako sa rice eh. Kasi talagang, hindi ako mabubuhay ng walang kanin. Sabi ko nga, meron kasi akong pinsan dito na taga Boracay din. Alam niya yan. Actually, kasi lagi kaming nag-uusap, lagi kaming nagbibiroan. Hello, Ning Nadi! Salamat! Suporta! And, salamat man nga naging parte ikaw ito sa YouTube dahil daywa ka video na ko nga na-post ay kibahan ikaw. Thank you. Yun nga, pag nag-uusap kaming dalawa, lagi kami nagbibiroan na ayan, yung mga anak natin, ang gaganda na ng katawan. Kasi yung anak ko na lalaki tsaka anak niyang lalaki, magkaedad lang. And parehong naglalaro ng soccer. And talagang ang gaganda ng katawan, flat, may abs, yung mga ganun. Tapos lagi kaming nagbibiroan, ano, tayo, kailan? Yung sinasagot ko sa kanya, hay nako, suluhin mo. Wag ako, besh. Hindi ko kaya yan. Mamamatay ako ng walang rice. And so yun nga, natatawa na lang ako pag naiisip ko na yung pala, out of the blue, naisip ko lang. Actually, it's not really intentionally na mag-lose weight ako. Basta ko lang naisip na i-quit or i-stop ang sugar. Na naging maganda yung naging outcome. Kaya ayun, tinuloy-tuloy ko na. And sa ngayon, from 71... sometimes 72 kilos ako, I am now down to 63.5. O, diba? 63.5, imagine mo yan. Kung ano kalaking chan ko dati. Ngayon, ayan na siya. O. Malaki pa rin. Malaki pa rin naman, pero kahit pa paano, yung mga malalaking, maliliit ko na short na hindi ko na nasusuot dati. Ngayon, nasusuot ko na. O, diba? Ang saya. Nakakapag-dress na rin ako na hindi ka na mahihiyang magsuot ng dress kasi yung chan mo o yung bilbil mo, it's not bulky anymore. Unlike before na mahihiya kang magsuot ng dress kasi nga yung belly mo is mas malaki pa sa dede mo. Yung ganon. And I'm still can't believe that still hangover na pati pala yung second
account ko sa YouTube ay na-monetize din kahapon. And that's really, really, really a big blessing for me when these two accounts at the same time will revenue in the end. Marami akong matutulungan. I hope. I'm really praying na sana nga kung ano man ang mga minimiti ko, pinaplano ko ngayon, magawa ko in the near future. And again, gusto kong mag-shout out at pasalamatan yung lahat ng naging parte ng pagbuo ko ng aking channel. Of course, unang-una na pamilya ko, si Pao, anak ko. And speaking of Pao, advance happy birthday! Birthday niya tomorrow. He's turning 17 years old. Parang kailan lang, baby pa siya ngayon. Malapit na akong magkaapo. Huwag naman sana. I don't wish to. Huwag naman. Aral muna, besh. Yan nga, birthday niya tomorrow. Birthday niya bukas. 17 years old. Happy birthday, Pao! And of course, to ate. And sometimes she helps me also editing videos. And sa asawa ko, kay Eric, na kahit minsan naiirita at napipeste at nabubweset, pero supportive pa rin. And of course, sa Boracay, sa pamilya ko, kay Nanay, kay Bibi Noemi, sa tatay ko, kay Tony, sa mga kapatid ko, kay May, kay Margie, sa Kambal, kay Melanie, tsaka kay Milona, kay Melody, kay Nonoy sa Tornino, sa asawa niya kay Richelle, kay Mary Ann, at sa husband niya kay Adong. Shout out sa kanilang lahat. Of course, kay Medi, kapatid ko pa rin, and kay Sammy tsaka kay Maricar, most especially sa kanilang dalawa. Sila yung talagang ang laki ng naging contribution sa channel na to. Shout out na rin sa pinsan kong si Leslie. Thank you, Ling. Thank you man sa bulig. Sa mga ibang pakaisa ko pa nga nagbulig man suporta, kay Jonathan Alcaraz, brother-in-law ko, kay Joanna, of course. Thank you, and kay RJ, thank you. Kay Pia, kay Mahal, kay Bonbon, shout out, thank you very much. Sa akong Boracay team or Kathala YouTube team sa Boracay, kay Dodoy, Marvin B pala, hindi V, Dodoy Marvin Zamora. Shout out na din sa kanyang mother na kakagawa pa lang ng channel. Mads Maritis, good luck. Kaya ran. Kay Lynn, Jai Baliling, Lynn, condolence. I'm so really shocked sa natabo sa imong brother. My heart felt condolences sa imong pamilya. And I hope your brother will rest in peace. Kay Luis, channel ni Luisito. Thank you, gang. At sa akon man nga very legit and supportive team iya sa Europe. Kay Mang Sheila, Isabella K of Germany. She is originally from Navas. And kay Mang Runa, nga taga Boracay, of course, kilala gid ninyo ron, which her name in YouTube is Pangolo, slang version Pangolo. And kay Mang Jill sa Austria, her YouTube name is Too Young in Austria. Mang, get well soon, laban lang. Of course, I don't have to forget, shout out kay Maria Victoria Aguirre Salem. It's also supportive to my channel.
Kay Maring Consuelo, Sheila, Galay, at sa lahat ng mga naisturbo ko pag nagpo-post ako na natatag ko. Thank you, thank you, thank you. Shout out na din kay Miss Arwana. Good luck on your channel. Please follow her also on her YouTube journey. Shout out na rin also kay Au, April MacNeil of Australia. Actually, pamangkin ko siya. Anak siya ni ex-mayor Abram Swalog. And she is on her way for her watch hours. She already had more than 1,000 subscribers. Now she is into the watch hours na lang. Shout out din kay Andy Cargolio. He is presently living in Bahrain. He's working there. And he is also into YouTube. Kindly subscribe him also, Andy Cargolio. His YouTube name in YTC. And also, gusto ko rin pasalamatan yung lahat ng naging kagrupo ko before sa kabilang team. I don't know kung anong nangyari. Natanggal ako sa GC and I left one of the GC. So, but I no hard feelings. I'm still supporting you guys. Kay CRB Lin, kay Gigi Love, kay Bads Badong, Bro Fred, Bro John, ako si Bing, Mila Budatoki, who else? Ruthie, Arfam Family Angels, Pinay in Nepal too. Angeline Lindsay, sino pa ba? Sa lahat-lahat sa inyo, good luck guys. I'm sure, sooner or later, isa din kayo sa magiging monetized channel na. Ano lang, laban lang, continue with what you are doing right now, and of course, be positive. Wag lang positive sa corona, bye. And sa mga nakalimutan ko, baka meron ako mga nakalimutan na hindi ko na shout out. Kindly comment in this video later on when I post it in YouTube. Kindly comment and try tayong maglista sa mga isa shout out ko sa susunod. And again, mula dito at mula dito, ako at ang pamilya ko ay lubos na nagpapasalamat sa inyong malaking suporta sa aking naging journey sa YouTube na ngayon ay finally monetized channel, and sana sooner or later makakapag-shout out tayo. Okay? Bye-bye, everyone. Thank you.